At sa kanyang talumpati sa 77th session ng United Nations General Assembly, ipinunto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang isyu na kinakailangang sama-samang tugunan ng lahat ng bansa, kabilang na dyan ang climate change at food security. Kinilala din ng Pangulo ang mahalagang ginagampanan ng Filipino health workers, lalo na ngayong pandemic. Si Alan Francisco sa Detalye Live. Rise and shine, Alan. Dayan, tumagal ng 20 minutes ang talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United Nations General Assembly. Nag-deliver siya ng National Statement ng Pilipinas pasado alas 3 ng hapon, oras dito sa Estados Unidos. Unang sinabi ni Pangulong Marcos na anumang pagkakaiba ay mareresolba sa mapayapang paraan. Gaya na lamang aniyan ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na isang alimbawa kung paano ang mga estado ay dapat magresolba ng pagkakaiba. Gaya aniyan ang ginawa noon ng Pilipinong si Carlos P. Romulo, ang unang UN General Assembly President mula sa Asia. By reinforcing the predictability and stability of international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, we provided an example of how states should resolve their differences through reason and through right. These two contributions provide useful guidance for our time, for amidst challenging global tides, an important ballast stabilizes our common vessel. That is, our open, inclusive, and rules-based international order that is governed by international law and informed by the principles of equity and of justice. As I have underscored, the Philippines shall continue to be a friend to all and an enemy of none. Sabi ng Pangulo, kinaharap na challenge ngayon ng mundo ang climate change na siyang pinakamalaking banta na nakaapekto sa mga bansa. Kung sino pa ang least responsible, sabi ng Pangulong Marcos, ito pa ang bansa na pinakanagasakripisyo gaya ng Pilipinas. The Philippines, for example, is a net carbon sink. We absorb more carbon dioxide than we emit. And yet, we are the fourth most vulnerable country to the effects of climate change. This injustice must be corrected, and those who need to do more must act now. We accept our share of responsibility and will continue to do our part to avert this collective disaster. We call on the industrialized countries to immediately fulfill their obligations under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement to cut their greenhouse gas emissions, provide climate financing and technology transfer for adaptation for the most vulnerable and developing countries, to lead by example. We look forward to concrete outcomes at the Conference of Parties in Egypt later this year. Inalaki niya rin dayan ang development ng advanced technology. Sabi ng Presidente, nakatutulong ang teknolohiya ng pagresolba ng mga problema pero nakisira rin ito ng political and social orders. Kaya inikayat ni President Marcos ang mga gobyerno ng mga bansa na tutukan ito. Dagdag ng Pangulo, sa kabila ng mga pagsubok dulot ng COVID-19 pandemic at iba pang issue na natilian niya ang track ng Pilipinas upang makamit ang upper middle income status sa susunod na taon. Dahil sa pamuhunan sa food security, public health, education at iba pang social services, inaasahan niyang magiging moderately prosperous country ang Pilipinas sa taong 2040. Nanindigan din siya na handang tumulong ang Pilipinas sa United Nations. Kaya naman, hindi nagdalawang isip ang bansa dayan na mag-donate sa COVAX facility para magbigay ng bakuna sa iba pang mga bansa. Kinilala rin ng Presidente ang mga Filipino health workers. Filipino health workers were at the front lines in many countries to curb the spread of the virus, risking and oftentimes sacrificing their own lives to save those of others.
Nabanggit din niya ang tungkol sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kaugnay ng pagkataguyod ng kapayapaan sa Pilipinas. Kasabay nito, ang pag-apila niya sa lahat ng UN member states sa suportahan ang kandidatura ng Pilipinas sa Security Council para sa termino mula 2027 hanggang 2028. The peace that we have forged after many decades of conflict among warring factions and clansmen demonstrates that unity is possible even in the most trying circumstances. Inclusive dialogue involving all stakeholders, including women, the youth, faith leaders, and civil society, conducted with patience and good faith, has produced a credible and solid foundation for self-government that paves the way for lasting peace and sustainable development. Binigyang din niya rin dayan ang pagtutok sa sektor na agrikultura para sa food security sa bansa. Kaya naman, sabi niya, nagbibigay ng suporta ang pamahalaan sa mga magsasaka at maing isda para mag-adapt na sa makabagong teknolohiya. Tinalakay rin ng Pangulo ang tungkol sa siyensya. Dayan, nabanggit din ng Pangulo ang tungkol sa Asian discrimination o Asian hate. Samantala, dayan, sa labas naman ng tanggapan ng United Nations dito sa New York, may mga Pilipinong nagtipon-tipon. Sabi nila, nais nilang i-welcome si Pangulong Marcos. Gayun din ang iba pang programa na magpaunlad sa buhay ng mga Pilipino, gaya ng pagtuligsa sa terorismo at pagsuporta sa pagpapalakas ng micro, small and medium enterprises at marami pang iba. Dayan, kasama ni Pangulong Marcos sa loob ng United Nations General Assembly, ang misis na si First Lady Lisa Marcos, anak na si Congressman Sandro Marcos at si House Speaker Romualdez. At yan ang latest mula rito sa New York, USA. Dayan. Kay Alan, nabanggit mo may mga sumalubong kay Pangulong Marcos Jr. ng mga kapwa natin Pilipino dyan sa Amerika. So marahil ay tumutok din sila sa naging talumpati ng ating Pangulong Marcos Jr. dun sa UNGA. Naitanong mo ba yung kanilang mga reaksyon sa mga nabanggit ng ating Pangulo? Oo, particular dayan yung mga kababayan natin na nagtipon-tipon kasabay ng UNGA, no, o bago man at pagkatapos magsalita ni Pangulo Marcos, sabi ng mga Pilipino na nagtipon-tipon doon ay talagang inihintay nila yung particular na mga programa na isusulong at sasabihin ng Pangulo sa buong mundo, particular sa United Nations. So excited sila at ang sabi nga nila ay hindi sila nabigo matapos talagang talakay ng Pangulo ang mga programa na tututok sa kapakanan ng mga Pilipino. At ibinidang nga rin ito sa buong mundo. Dayan.